Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Iba naman yung camera natin, parang maano yung ano natin nilagay ko sa kwarto. Mag-ano lang tayo sa rejuvenating kasi yung unang video ko, hindi ko nasabi lahat kung anong dapat na gawin, dapat na sundin, or dapat mong paghandaan. Kasi guys, yung rejuvenating set, yung unang gamit mo sa rejuvenating set, hindi siya mahapdi sa mukha. Ito yung linagay ko lang sa mukha ko, yung sunblock, naglagay ako ng sunblock. Habang nagre-rejuvenating set kayo, kailangan nyo mag sunblock sa araw. Magamit din kayo ng toner, pero maglagay kayo ng sunblock sa araw. Kasi, lalo na dito sa Saudi, napakainit talaga dito. Kailangan mo talagang mag-sunblock. Kasi yung dating hindi ako gumagamit ng sunblock, nag-RDL baby face ako. So, hindi ako gumagamit ng sunblock. Nagkakaroon ako ng itim-itim sa mukha. So, ngayon, natanggal na siya. Wala na siya dito. Wala na. So, kailangan mo talagang gumamit ng sunblock pag nagre-rejuvenating kayo, at iwasan nyo munang mag-makeup. Wag muna kayong mag-makeup, maglagay lang kayo ng lipstick or eyebrow, pero wag talaga kayong mag-makeup, lalo na yung skin nila nga parang first time nilang gumamit ng toner, kasi talaga yung mukha nila nagbabalat. Yung sa akin naman, hindi naman siya nagbabalat. Parang dumir lang siya, nga dumidikit pag nanghihilamos, natatanggal siya. Pag nagtotoner ako, natatanggal siya. Parang dumi sa mukha, ganun lang. Kasi nagtoner na nga ako nung RDL BB face, pero mayroon pa rin, kahit nag RDL BB face ako, mayroon pa rin balat na natatangga sa mukha ko. Tingnan mo yung mukha ko. Light na siya. Ayan na. Wala siyang foundation. So, ngayon guys, pero tiis lang talaga. Yung sinasabi nga nila, tiis ganda. Char. Tiis lang talaga. Pag gusto mo talagang yung mukha mo, yung matanggal yung anong mga tagrid-tagrid dyan sa mukha mo, yung mga chismoso, kung gusto nyo matatanggal yan, so magtiis talaga kayo, kasi ito talaga siya pag nagbabalat yung mukha mo, mahapde. Ito talaga na napaka lang experience ko dito sa rejuvenating set, mahapde siya pag nagbabalat na siya. Pag naghihilamos ka, mahapdi siya. Pag medyo matagal sa mukha mo, kailangan, sinasabi nga doon, 2-3 minutes lang pag nagsabon ka, bandawan mo na. Pero sa akin, hindi ko na talaga inaabot ng 3 minutes. Binabandawan ko agad kasi mahapdi. Pag lalo na pag medyo manipis na yung mukha mo. Kaya, binabandawan ko na siya kaagad. Then ngayon, kailangan mo talaga, guys, kasi yun dito, yun doon, mayroon pa nga ako, pero nawawala naman siya. Makati siya, guys. Makati siya. Para siya, diba yung parang pag kinakamot mo, yung normal nga katirang kinakamot mo natatanggal. Ito hindi. Pag naumpisan mo na siyang kinamot, kakati ng kakati siya sa mukha mo. Para siyang dadami kakati-kati. Parang higad, ganun. Parang higad siya makati. Kailangan pag kumakati yung mukha mo, huwag mong kamutin. Tsaka hindi mo talaga mapigilang hindi mo kamutin. Talagang kamutin mo. Kaya gumamit ka talaga ng Vaseline or kung ano man kayo, mayroon kayong petroleum. Pag kumati yung saan banda sa mukha mo nga kumati, kailangan mong lagyan ng konti. Kasi pag linagyan mo na siya ng Vaseline, nawawala na siya ng kate. Kasi pag hindi mo siya linagay ng Vaseline, pag lagi mo lang siyang hipo, ganun, dadami siya ng dadami, lalaki siya ng lalaki, parang lahat tata ng mukha mo, parang kakate na ata, ganun na guys. Kailangan mo talagang gumamit ng Vaseline pag kumakati na siya sa mukha mo, or sa kasi sa liig dito, pag ano kasi dito mainit, sa akin kasi naghihijab, diba, so kakati yung dito ko, ito mahapde, kaya ginaganyan ko siya ng Vaseline, nawawala siya, kasi itong Vaseline talaga pag
mayroon akong ito yung naanuhan ako ng plancha. So linalagyan ko siya ng basilin. So nawawala siya kaagad. Dito ang ano yung dito talaga ang laki ng tuklap ng ano ko kasi kinamot. Hindi ko siya nalagyan kaagad ng basilin. So matagal pero natatanggal naman siya pag dinagyan ko na ng basilin, medyo natuyo na siya. Pag ano naman natatanggal naman siya, wala na siya ano. Ayan no. Dito talaga yung mahapde. Kailangan mo talaga pag nagamit ka ng ano, kailangan mo talaga may petroleum ka kung anong mayroon ka. Pero sa akin kasi basilin talaga yung ano ko kasi yung basilin napakaganda. Ito talaga yung ano ko yung pag anong mga ano sa katawan ko yung may mga rashes. Madali kasi ako magka ano ng rashes. Kaya lagi ako mayroong basilin. Hindi talaga ako nawala ng basilin. Mura lang man yan dito eh. Ewan ko lang sa Pinas kung magkaano yung ganito. Ayun lang to eh. Parang 10 real lang ata to. Ayun, 10 real. Oo, 10 real. Pag original. Pero kung yung hindi original, 5. So, kailangan mo talaga yung magiging Korean skin yung mukha mo. Korean skin yung mukha mo. Magtiis ka talaga kung ano talagang nararamdaman mo sa mukha mo. Tiisin mo talaga kung gusto mo talagang magiging Korean skin yung mukha mo. Yung sa akin talaga dati, mayroon talaga akong, marami talaga akong tigyawat. Yung pagdating ko dito kasi dito mainit. Mainit kasi dito. So, 3 months, first time kong pumunta dito, galing ako ng Pinas, wala akong mga tigyawat. Pagdating ko dito, ang dami-dami ko ng tigyawat kasi siguro, mainit, first time kung ano, parang nanibago yung skin ko sa init, kaya ang dami kong tigyawat na malaki siya nga dumudugo. Kaya gumamit ako ng RDL. Nawala naman siya sa RDL, pero nagkakaroon ako ng itim-itim sa mukha, yung parang mapa, ganun. So, naisipan kong lumipat ito. Ano lang man naman to, bago pa lang ginamit ko, mga 1 month pa lang. So, 1 month, hindi ko naman siya, hindi ko pa siya naubos yung sabon malaki. Kasi yung sabon niya, malaki kasi itong sabon. Ito lang ata yung Kojic na ano ko nga, malaki siya. Yung sabon malaki siya. Hindi ko pa siya nagamit, mayroon pa yung isa sa banyo ko. Mayroon pa, hindi pa siya nagamit. Kaya yung isang box, uubusin ko na siya kasi sinabi lang man doon na 30 days lang, pero kunti naman lang yung sunblock, kunti naman na yung cream, so uubusin ko na lang siya, tapos stop ko na siya, mag-ano na lang ko ng iba o ibang Nivea, tapos hinto ko siya mga 2 months, 3 months, ganun, tapos babalik na naman dito. So, ngayon guys, hindi pa naka ano, i-try nyo magiging Korean skin yung skin nyo. Korean skin yung skin ko. Ito lang man talaga ang ano ko. I-try ko lang talaga kung talagang matatanggal. Ito lang yung problema ko sa ano, yung sabi ko. Kasi ilang beses ko na talaga nga tinatry yung dito ko sa ano, yung parang mapa. Yung gumamit na ako ng limon. Ginaganon-ganon ko dito. Gumamit na rin ako. Kahit ano-ano na lang inagay ko doon sa mukha. Pero andyan pa rin yung itim sa mukha ko, hindi talaga siya natatanggal. So ngayon na pasalamat ako yung nag inolderan ko. Mayroon na naman silang bago yung ano ba yung ano nila, rejuvenating magic, ano ba yun yung ano nila. So guys, sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at manood kayo sa video ko. Sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo, pindutin nyo yung all notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video ko. Thank you so much sa lahat nag-subscribe.